Yo, what's up mga boss? Yan, alam nyo na siguro, no? Yan, nakikita nyo sa likod kung nasan tayo ngayon. Tulad na sinabi ko, pag may bago rito sa shop na to, andito tayo. Andito si Eric Motorbike. Dahil may bagong dating na naman. Yan, doon sa mga naghahanap ngayon sa akin ng Paxter, no? Yan, nakita nyo naman sa thumbnail. Yan, yung iba bike check natin ngayon. Si, sino ba to? Si Paxter. Ayan, Paxter Lincoln. Tapos, basta mamaya, yan, tara, samahan nyo na ako. Tay, puntahan nyo na sa description dahil andun yung contact number or pumunta na kayo rito sa Vance Bike ngayon dahil tatlong piraso to pero may parating pa naman. Tatlong piraso, ayan, punta na kayo rito para umabot pa kayo. Okay, let's go! Okay mga boss, kakatulad na sinabi ko kanina, no? Pag may bago rito sa Vance Bike, syempre andun si Eric Motorbike. Andito ngayon si Paxter Lincoln, no? Doon sa mga naghahanap ng Paxter, matagal-tagal hindi naglabas ng Paxter si ano, puro mga ano lang niya. Puro mga anak lang niya, pinsan lang niya inilabas niya. Sila Stout, yun yung mga inilabas sila T-Race ngayon ito, totoong Paxter na to. Ayun. Umpisa natin sa kanyang frame, syempre alloy. Ayan, yun sa size 27.5, size medium. Ayan, kita nyo naman, no? Ayun, may nagano sa akin ang kulay nito, no? Mukhang tatama tayo rito. Is kulay nito is cobalt blue. Ayan, tapos sabi nila, naglabas si Paxter ng ganito, isa lang yung kulay, parang ganito lang talaga, si Lincoln. Ayan, kung correct na lang ako, kung mali ako, no? Tapos, syempre, naka-ICR na rin, no? Internal cabling routing. Ayan, dito, tapos may nakalabas siya rito. And then sa fork, sa tinidor niya is called coil type. Ayan. At syempre, ano na to? Tama ba to? Wala kasi nakalagay na air, tama to. Coil type pa siya, tapos pwede nyo siyang lagyan ng remote lockout kasi may butas dito, may kabitan, ano? Ayan dito, sa tinidor niya. Tapos sa kanyang group set, MT200 ng series, at sa kanyang FD, Altus yung ginamit, sa RD, Tony. Ayan, Tony sa kanyang RD, naka 2x8. Speed. Yun. And sa kanyang hub, sa ginamit sa kanyang hub is ano na rin, may nakasulat eh. Nabasa ko kanina Paxter. Paxter na rin yung brand sa kanyang hub. At sa gulong 27.5 by 1.95. Ayun, medyo makitid yung gulong. Tapos pas rolling na rin. Ayan, double wall sa kanyang rim. Alloy na rin to. Kenda tire. Kenda brand yung ginamit sa kanyang ano, gulong. Ayun. 6061 ginabit dito sa kanyang ano, medyo magaan, no? Angat natin. Ayun, base sa kamay ko magaan. Sa pedal, ayun, ano na rin to, alloy na rin, Paxter seat post, Paxter seat clamp, ayan, Moser nakasulat. And then sa saddle, Paxter na rin yung brand. At gano na rin sa stem, handlebar, ayan, and shifter, Shimano. Okay. Sa price nito is 17,000 at hindi lang naman si ano Lincoln FT ano dashboard 0.2 no yan dito. Meron pa rin dito na ito. Ano kaya ang kasi naglabas si Lincoln ng kulay is ganito lang no, cobalt blue. Eh, hindi pala. Meron pala dito ito katabi. Parehas lang sila nito. Pinagaling ang kahon nito yun nandoon sa likod. Ayun kanina. Ibig sabihin dalawa, para sila 27.5, same specs, no? Ayan, pareha 17, pareha 17,000 yung price niyan. At kaya kung nagmamadali na kayo, kahit hindi nyo natapos itong video na to, nasa description yung kanilang contact number, tumawag na kayo at pumunta kayo rito sa Vance Bike. Ayan, para abutan nyo to, yung tatlong pirasong Paxter dito, doon sa mga naghahanap ng Paxter, no? Ayan. At tuloy natin dito, hindi ko nasabi sa inyo kanina, no? Silver bearing, bottom bracket. Yan, square tapered, no? Pro wheel na tong ano, alloy to, tong crank arm niya. By pro wheel. Yan. Okay. Yung isa binubuo pa eh, hindi ko alam kung anong ka-model yun. Paxter din ando sa likod. Che-check rin natin yon. Kung anong, ano siya ng Paxter, kung anong series. Okay? Okay mga boss, ito yung sinabi ko sa inyong isang Paxter, no? Si Paxter FT202. Ayan, press na press. Galing sa kahon, galing sa sako, binubuo pa, no? Ayan.
Size siya is 27.5, ayun, 6061 aluminum. And balot din siya ng plastic dito sa crank arm, naka 3x 8 siguro to. Oo, 8. 3x8 mga boss, no? And then siyempre sealed bearing, tawag dito, bottom bracket, ayan, square tapered siguro, malamang to. Ayan. Tony na rin sa kanyang FD NRD. Ayan. Ganun din sa gulong, medyo mali makited. 1.95 yung ano ng gulong niya, pass rolling na rin. Double wall sa kanyang tawag dito. Rim. Okay. And then coil type, may lockout na rin sa kanyang fork, ICR na rin. At combo shifter ng Shimano Tourney. Ayan. Ito yung ano niya, Paxter na rin, alloy na rin to, alloy na rin yung kanyang stem. Ayan, mechanical disc brake. Yung presyo nito, ilalagay ko na lang dito sa screen. Okay mga boss. Ayan, papili na lang kayo, dalawang isang 4 FT, 4 ano yun? 4.2? 402? Oh, 402 nga. Ito kasi 202 to eh. Okay, ang size dito is medium. Ayan. Kung hindi ko man mailagay dito sa screen, siguro sa description, tawag na lang kayo, andun yung number nila, okay? Tapos mga boss, doon sa naghahanap ng wheel set na 29er na DT Swish, no? Ayan, ito yung ano niya, made by DT Swish. Ito yung mga nakasulat, 350. Ayan, lahat to DT Swish. Tapos ang price dito is 27,000. Ayan, makikita natin dito sa kanyang doon nakasulat dito, ayan, legit yan. Ayan. Okay. Ayan, bagong dating lang yan dito sa Vans bike. Ayan, read manual before use. And then, naka micro spline. Pang ano to? Tawag dito. True axle, micro spline. Tapos, ratchet system. Ayan, naka ratchet system siya, micro spline. Ayan, okay. Tama, micro spline. Okay, 27,000 pesos. Ayan, dalawa yan. Ito, ang likod at pangunahan. At syempre ito sa naghahanap rin ng carbon na pang road bike. Ayan ito. Meron din dito. Ayan dito sa Vans bike. 20,000 pesos. Yan. Ang ginamit sa kanyang ano, Novatec. Naka Novatec na rin siya. Ayan, wheel set na Novatec. Ito yung tunog. Sana naririnig nyo, no? Ayan, papaikutin natin. Ayan. Okay. Ang presyo nito is 20,000 pesos dito sa Vans bike, carbon. Bladed ano, spoke. Ayan. Okay. Dalawa yan, bagong-bago yan nandito sa ano. Nandito lang siya sa baba, hindi pakabubukas lang kasi nila, nang gugulo na tayo rito. Mga idol. At syempre, hindi lang yon, mayroon pa rin silang bagong dating na frame na nagkakahalaga ng 19,000. Ito yung pinakamurang bad na nakita kong ano, tawag dito, sa ngayon na carbon, si Saturn. Ayan, isang 27, isang 29. Ayan. Yung isa pa, nakaready na rin siya sa true axle, pwede naman sa true axle. And quick release, ayan, napakagaan. Para sa akin, ano to eh, walang isang kilo to eh. Mga to. Tapos threaded type yun dito niya sa ano, bottom bracket. Hindi siya yung mga press fit, no. Ayan si Saturn Carbon Carbotec. Nakatulat. 27.5 sa mga ICR dumaan dito. Ayan, mga nakasulat dito. Ayan yung itsura niya. Si Saturn. Ayan. Dito, ayan. Ito yung itsura. Internal cabling. Dalawa yan. Dalawa yan dito. Okay. Ayan. Siyempre sa mga speed one, ayan, dito pa rin yan. At sa mga naghahanap ng road bike, ayan ulit, padapos, padaanan natin, road bike. Ayan, road bike. Tapos dito may road bike pa rin sila rito, ma'am, na ito na nga lang yata eh, dadalawa na lang. Parang isa na nga lang yata. Oh, ayan, ito, para ito na nga lang natira. Ayan yung make. Siyempre may wake pa rin sila, ano ba to? Make, ito dalawa. Meron, ito yung mga nag-arab ng make na nakatubay. Ang price ito is alam po 11,000. Okay.
siyempre doon sa mga naghahanap ng folding bike yan, available din dito. Yung alloy frame, si Aero Wing Discovery, 8,000 lang yan dito. Naka 1x6 yan. Ay, 1x8 pala, sorry. Yan, alloy frame yan si, ano, si Aero Wing Discovery Mechanical Disc Brake. Boss, tapos na tayo dito sa Vans Bike. I-bike check yung kanilang bagong dating na Paxter, no? Ayan, at yung interesado kayo, nasa description lang naman ang video na to yung kanilang contact number. Okay? Ayan, magpapalaw na si Eric Motobike. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na video. Ayan, sa bike check at mga long ride and short ride. Okay? Magpapalaw na si Eric Motobike. Bye-bye!